Alam niyo po, pag tinuruan natin yung pamilya natin, kapamilya natin na dumepende na lang sa atin, isang araw nakalikha ka na ng pamilyang pabigat. This is the point na akala mo nakatulong ka, yung pala, nakapangonsinti ka lang. At ang totoo, hindi ka pala talaga totoong nakatulong. Kaya nga, sa mga magulang, tandaan niyo po, you have to raise a man, not a boy. Na ibig sabihin, kahit na hindi pa siya nagkakaroon ng sariling pamilya, turuan mo na siyang maging responsable sa buhay. Turuan mo na siya na maging mabuting anak. Sa mga magulang, raise a woman, not a girl. Wag yung mga anak na puro paganda lang ang alam. Mag-raise tayo ng mga anak na babae na kayang dumiskarte sa buhay para sa pamilya. Na kahit wala pang pamilya, dumidiskarte na. Alam niyo po, sa Gen Z naman, ito yung maganda sa kanila eh. Yung bang ngayon pa lang, kaya na nilang dumiskarte doon sa paghahanap buhay. Kahit hindi pa sila, wala pa sila sa legal age, kaya na nilang dumiskarte. So, tandaan niyo po, sa mga kapatid, mag-raise tayo ng mga responsableng kapatid at ng hindi mga kapatid na puro aasa na lang sa kapatid ang gagawin. So, ito yung isa sa mga pinapakita sa atin ng Panginoon na kapag ka tayo'y nabigong gawin ito, isang araw larawan kayo ng magulong pamilya. Hindi po masama na magsama-sama, tumulong, pero dapat isang araw, lalo na na may kakayanan na, tumayo sa sariling paa ang bawat isa. Huwag nating ibigay yung burden, yung bigat sa iisa na bumubuhat sa pamilya. Kasi ito ang totoo. Walang pamilyang magulo ang nararamdaman o naramdaman, nakaramdam ng sense of belonging ang miyembro sa loob ng pamilya. Ibig sabihin, dapat iayos natin ang pamilya natin. Umayos tayo bilang anak, bilang magulang, bilang kapatid, dahil doon natin mararamdaman o mararamdaman ng buong pamilya ang sense of belonging. Hanggat magulo ang pamilya natin, walang makakaramdam ng sense of belonging sa pamilya na yan. Now, ang tanong, paano ba talaga mapaparamdam ng isang kapamilya yung sense of belonging sa kanyang pamilya na hindi naman talaga maiiwasan yung mga indifferences? Alam niyo po, despite na mga may indifferences sa loob ng pamilya, pwede pa rin naman natin iparamdam yung sense of belonging sa isa't isa. Totoo po ba yun? Bagamat hindi natin maiiwasan, minsan may mga tampuhan, minsan may mga samaan ng loob, minsan may mga kagalitan, pero dapat, despite na mga may indifferences sa loob ng pamilya, hindi mawala na maiparamdam sa isa't isa yung sense of belonging. At una na rito, para magawa mo yun, huwag hayaang may sakit na o mamamatay na sa kapapipiliing magkasundo. Genesis 32 verse 3, alam niyo po, may isang kwento rito. Sabi rito, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niya si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ito po yung point na itong si Jacob, meron siyang isang hakbang na ginawa. Alam niyo po, sino naniniwala? May takdang panahon lang na makakasama mo ang pamilya mo. Totoo po ba yun? May takdang panahon lang na makakasama mo magulang mo. May takdang panahon lang na makakasama mo ang anak mo. May takdang panahon lang na makakasama mo ang asawa mo. May takdang panahon lang na makakasama mo ang kapatid mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, huwag mo nang sayangin yung time na pwede niyong ma-enjoy sa time ng tampuhan.
ang dami pong, alam niyo po, maraming time na dapat ini-enjoy together ng pamilya, nasasayang dahil sa tampuhan. What's the point? Turuan natin yung sariling bumitaw sa tampo, hindi sa pamilya. Turuan natin bumitaw sa sama ng loob, hindi sa pamilya. Turuan natin ang ating sarili na bumitaw sa nakaraan at hindi sa pamilya. Sayang yung mga panahon dapat masaya kayong nagkikwentuhan, pero dahil may tampuhan, nag-iiwasan kayo. Totoo ba ba yan? Sayang yung maraming panahon na dapat ay masaya kayong nagtutulungan, pero dahil may tampuhan kayo, nagtitikisa na lang kayo. At sayang yung mga panahon na dapat masaya kayong maharap sa buhay, nagtutulungan, pero dahil sa may nakaraang ayaw bitawan, hanggang sa mamatay hindi nagkasundo. Ikalawa, huwag mo nang hayaang mas marami pa kayong malungkot na moment o kwento kesa masayang kwento sa buhay. Totoo po ba, may mga mag-asawa sa tagal bumitaw sa stampo, hinanakit sa manan loob, wala nang naiwang masayang kwento. At totoo po ba, may mga magkakapatid sa tagal bumitaw sa tampo, hinanakit sa manan loob, wala nang naiipong masasayang kwento. At may mga magulang, may mga anak, sa tagal bumitaw sa tampo, sa sama ng loob, sa nakaraan, wala nang naiipong masasayang kwento sa buhay. Ano pinapakita nito? Gaya po ng magkapatid na Esau at Jacob, gaano mang kalalim yung naging tampo, galit o sama ng loob, piliin pa rin yung magkasundo. Si Jacob, ang lalim ng naging tampuhan nila, pero mas pinili pa rin nila na magkasundo. Gaya po ng magkapatid na Esau at Jacob, gaano mang kalalim ang naging tampuhan, galit o sama ng loob, piliin pa rin ang magulang, piliin pa rin ang anak, piliin pa rin ang asawa, piliin pa rin ang kapatid. Ano mang lalim ng sama ng loob, ng tampuhan, ng galit, dapat at the end of the day, pinipili mo pa rin yung dapat mong piliin. At walang iba kung hindi ang pamilya mo.